Hi guys! Welcome dito sa Lisan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Salang, may faith ka. Ang dami niyan eh. Ito, walang reversal dito, puro upright, so gano'n. At, nagiging courageous ko with the color blue because of your faith. Yan ang nagbibigay sa'yo ng courage. At, may pagka-emotional ka nga lang with the fishes here. Or maybe, kasi parang sa tubig, no? Pero, possible na magkakaroon ka ng businesses. Kasi merong fishes dito eh. Wala yung posible na magkaroon ka ng businesses or may magkaroon ka ng kadalasan business, property, pwedeng gano'n, no? Fishes eh. Kadalasan business yan. And as you see, may nabubuhay no, ng mga corals and mga seaweeds, no? So, ibig sabihin may growth. There's growth. Kung may business ka, mag-grow yan, mag-multiple yan. Or kung wala pa, possible na magkaroon ka ng business. Mag-start from one, no? Sa isang business and then mag-grow yan. Kasi may life dito eh. So, simbolo ng life, no? Ng life and also growth. See? Na yung, kung ano yung pinagpipray mo. Parang ano siya, magiging mangyayari in reality. Yung magkakaroon ng buhay. Yung ganun. Na from prayer lang siya. Pero soon, no? Parang soon or maybe in the near future, ay makakamtan mo na siya. No? Magkakaroon ng life yun. Kunwari, gusto mong magkaroon ng negosyo or anak, anything, at pinupipray mo yun at naniniwala ka na walang imposible sa prayer at lalo na kung wala ka namang inaapakan, wala namang mali sa prayer mo, na gusto mo lang na mamuhay ng peaceful at masagana, wala masama dun eh, no? Maghangad ka na mabuhay na masagana, abundant, lalo kung hindi ka naman kahaman, right? Kung wala ka namang kinukuha sa iba, kung wala ka namang ginagawang pangialam sa buhay ng iba, ganyan, di ba? Kung hindi ka naman greedy, na gusto mo na ng buhay na matiwasay, peaceful, abundant, prosperous, no, in a right way ba? Yung, meron kang source of income na sa tama, yung ganun, sa tamang pamaraan, na wala kang, walang pandaraya, yung wala kang ginagawang masama in order for you to live that prosperous life and stable life, right? So, ganun. Ano pa ang energy mo ngayon? Abundance talaga, oh. Ha, nag-attract ka ng abundance? Or, ano ba to? Paparating yung abundance sa'yo? Let's see, ha. Paparating yung abundance sa'yo? Oh my gosh, yes. The wheel of fortune or the wheel of the year. Papanig sa'yo yung swerte, no? Yung luck. Alam niyo yung luck, di ba? Swerte yan. And, kumbaga may, ano pa to, mag-expand pa yan eh. That's why, mayroong mga fishes dito. Kumbaga, kahit wala ka pang negosyo ngayon kahit isa, magkakaroon ka ng business or any source of income na it will multiply or mag-expand yan, no? Or dadami yan. Kung sa negosyo pa, dadami yung negosyo, no? Yes, it will succeed. Magtatagumpay yan with the Six of Wands. Kahit na may haharang, may mag-try na magharang, walang magagawa yun. Parang, kunwari, parang nakasakay ka sa kabayo na sila. Ano lang, dadaanan lang ng kabayo. Parang ganun. Matitigbas, parang ano, tigbas, buang, binunong, aswang, piya. O, kunwari sa giyera, no?
yung merong battle, yung susugod ka sa gera, no? Anwari, ikaw yung general, parang gano'n. Kasi pagka paangat ka, pasensyo ka, meron talagang gustong pumigil yan. Yung mga narcissistic kadalasan, di ba? Yung mga taong gahaman, greedy, kadalasan. Yung, yeah, kadalasan, greedy naman talaga. So, yun yung parang makakaaway mo. Yun na yung, or kung meron na nga ngayon eh. You will be victorious over those opponents na gustong humadlang, na mamuhay ka ng ganito, abundant. Na you will live abundantly. Lucky, prosperous, victorious. More information sa'yo. And may naka-ano sa'yo, may naka-suporta yun. This is a dragon spirit na it will give you an abundant life na parang tuloy-tuloy. Buhusan ka lang ng abundance or ibibigay niya sa'yo yung or dadaling ka niya sa place, sa lugar na you will earn more, a lot. Siya yung magpo-provide. Right? Ayan yun. Ito yung nasa ilalim. Siya ang magpo-provide. Yes. Oh. Yun daw yun. Siya ang mag-provide. Yung parang dragon spirit daw yan. No? Palagi bang nakasunod yan sa'yo? Oh yeah. Yung dragon spirit na yan. Close yun sa'yo. Or you're united with that dragon spirit. Na-unite ka dyan? Yeah. Yes. Ayan. Maybe it's your lover. Lover mo ba yung dragon spirit na nagsusuporta sa'yo? Lover mo yan? Yeah, it's your lover. But it's a dragon spirit. Sarado. Ha? Hindi na kaya. Eh, pag-uwan ko na sa kalista. Pabayan ka kaya? Ha? Ay, may pabayan ka. Anong araw na? Bukas daw meron. Adi bukas na lang. Lagi mo na lang dun sa lagay. Ano na ba yun? Ano yung mga darating sa buhay mo kayo? Ano ang darating sa buhay mo? Stability talaga, guys. You will be stable na. Hindi ka na masashaken. Hindi mga nganib na mawala yung meron ka. You will keep what you have. Or maging financially stable ka din talaga. Eh. Magkakaroon, possible talaga magkaroon ka ng a lot of source of income. It will make you stable financially. Pero don't be greedy. Kadalasan kasi sa tao, pagka may kaya na, nagiging greedy, di ba? Parang common na yun eh. Pero hindi kailangan maging greedy na sa iba yan.
Huwag nang kunin. Kumbaga kung may-ari na niya, huwag niya nang kunin. Madami sa mundong to. Doon matitest eh, kung talagang may pagkagamit. Huwag nang kunin yun sa iba. Alam, pag alam niyo yun sa iba yan. Maliban na kung bilhin niyo kung property, di ba? Kung binibenta property, why not? Kung may pambili ka. Pero kunin yung sa iba, pero sa'yo na kunin sa iba, huwag ganun. Madaming ganyan guys ha. Yun ang makapahamak ng kaluluwa nyo. Yun ang pangit na ugali. No? At yun ang isa sa makapahamak sa kaluluwa ninyo. Pwedeng mapunta kayo sa impyerno pag naging greedy kayo, pag gahaman. Yun ang isa sa worst. Right? Worst na ugali. You know, yung mga property, kayamanan, sa mundo nito, creations lang ang God yan eh. Sa God yan, yung mga property, sa kanya yan lahat. Itong mundo nito. Ang buhay ng tao dito sa mundo, saglit lang. So, dahil lang ba sa pagiging gahaman, ipapahamak yung kaluluwa niyo. Don't be. Dapat marunong tayo magrespeto sa right ng iba. Eh, hindi pwedeng yung mga lagpas ng boundary. So, ganun. Ano pa? Ano pang personality mo? Sino itong dragon spirit? Ano yung in-embody ng dragon spirit na to na energy? Oh. Para siyang angel, no? Or it's a spirit, dragon spirit na. This is wise, no? Wise and parang malaanghel. This is someone full of wisdom with the color white. And parang nag-shed siya ng tears. Ibig sabihin, malungkot ngayon. Malungkot siya. Malungkot siya, yung dragon spirit na yan. See? Oh, malungkot siya. O kaya parang nag-shed ng tears. Pero ang pinapakita niya in front of others ay parang okay lang siya. Yes, na okay lang siya. Pero this is someone otherwise. Alam niyo yung tama sa mali. Fair to. Yeah. May sound judgment. Have a good judgment. Ganyan. Parang holy. This is someone holy. Holy. Yes, this is someone na holy. Holy yung kanyang energy kasi white eh, purity. Pure. Para na-purify yung energy niya. Ano ba yan? Ba't siya umiyak? Pag nalulungkot ka, pag umiyak ka, nalulungkot din siya. Ganun ba yun? Yes. Para bang partner kayo eh. You are united with the lovers here. May pagka-weird to mga readings ko dito kasi may halong spiritual to guys. May mga guides din. Yan ang purpose. Yan ang sense. Yan ang purpose ng tarot readings. No? To guide also. Parang guide kasi ito eh. And also, to know the truth. No? Ano yung katotohanan. So, ganun. At ito, depende sa nag-guide. No? Ako, nagpapag-guide ako sa itaas. So, ayan.
Kaya most ng readings ko ay mga spiritual talaga yan. Pagaya nito. Malalim. But, you will learn. You can learn a lot more, more knowledge, wisdom, guidance, and ever readings. So, ano pa yung energy mo yun? Ito lang, reversal naman to. So, I'll take this. Dalawa lang naman. Fiery, positive, brave, no? Color red eh. Yellow, passionate, driven. Merong blue sapphire. What's with that? Ano ba to? Lucky stone mo is blue sapphire? No. Hindi daw. It symbolizes truth, no? Yung blue sapphire. And also, wisdom then. Truth. Courage. To speak the truth. Pero, you know, pag meron kang blue sapphire, nagiging generous ka. So, kung kayo yung medyo madamot-damot, hindi pala bigay, hindi pala tulong, magsuot kayo ng blue sapphire. Kung gusto nyo, maging ano din kayo, yung magbibigay na walang kapalit, ganyan. Pero kung kayo naman yung ayaw nyo maging too generous, huwag kayo magsuot ng blue sapphire. Kasi magiging napaka-generous nyo yan. No? So, ganoon. You're a type of person na positive. Positibo eh. And you know, kung nasuot ka ng blue sapphire, naging positive ka. Pero depende kung kung favorable sa chart mo, sa iyo ang Saturn, no? Ganun daw yun eh. Kasi ang mga tao, influensyahan ng mga planets, ganun daw yun, no? Kung favorable sa iyo ang Saturn, no? Maging beneficial 'yan. Pero kung hindi, it could harm you. Hindi daw lucky stone mo ang blue sapphire. Ano ang lucky stone mo? Diamond? Stones na Venus? Siya. Pwede din. Pwede din. Yes? Pwede din. Kasi oo daw. Stone of Venus. Pero, depende guys sa kung sino po ang naridingan dito ha. Kung sino lang po mapakana energy. So, ayan. Yes, ang sagot. Pero, nasa iyo kung magsuot ka ng Stone of Venus. Yung mga clear stones, kagaya ng white diamond, white sapphire, clear quartz. Ano pa ba yung sa diamond? May mga, ano pa yan? Sa diamond, sa Venus. Opal, no? Pero pag hindi October, pag hindi kayo pinanganak na October, huwag ka magsusuot ng opal kasi bad luck sa mga nagsusuot niya na hindi pinanganak. So, October ang dala niyan pag hindi kayo pinanganak na October na nagsusuot ka ng opal. Bad luck yan. Yeah. Sa mga nagsusuot dyan ng opal, at magtaka kayo na ano nangyari sa inyo, ay, yun po yun. Kailangan, October po ang birthday, no? Ano kasi yung sailan kasi yun eh. Yung mga magsuot ko ng gemstone na hindi fit sa'yo. So, ganun. Ito, guide lang ito. So, ayan. And also, we have here, impossible pearl with a pearl here. Pwedeng napaka, ano mo din eh, you lend the helping hand. Yung parang ano na, ikaw mismo ang nag-offer ng tulong.
gusto mong pantulungan kita. Ganon. Walang kapalit yun, ha? Hindi kagaya ng mga psychopath na kunwari, tutulungan ka, mabuti sa umpisa, no? Yun pala, kayo may masamang motibo. Yun ang mga psychopath, no? Kumbaga, for their selfish purposes. Yun ang mga tao na pakasinungaling mga psychopath. At walang konsensya yan. Yung mga may disorder na yun, walang konsensya yan. Kasi may demonyo pala yan sila sa katawan nila na dapat matanggal. So, pag natanggal yan, ay possible na titino naman yan. Yan ang napapahamak sa kanila yun. Na pwede mo punta ng kaluluwa nila sa impyerno. So, pag alam nyo na mayroong demonyo sa katawan nyo, na parang may nagsusulsul sa inyo, nagmuha na hindi tama, imposible naman na hindi alam na ng tao yung tama sa mali. Kumbaga nasa choice yan eh. Nasa choice kasi yan. So, nasa tao pa rin yan. Lahat naman sinusulsula ng demonyo eh. Pero nasa tao kung magpapadala. Pero yung mga may sapi na talaga, tulad ng mga psychopaths, ano yan, kaya para minamana yan. Kasi, pati yung demonyo, salin-salin pala yan. Oh, see? Oh. Yun nga pilay na papalakad ni Catherine Quick eh. Kasi natatanggal siya ng mga demonyo. So ibig sabihin, kung may sakit ka, may demonyo na nanalbahay sa'yo. Or evil spirit. Pag tinanggal yan, gagaling ka. Or else ay, it's a miracle. Kasi ang heal daw yan, yan. Yan yung pinadala rin si Catherine Quick eh. Based sa reading ko ah. Hindi magagawa ng normal na tao yan. Yung nagagawa niya. So, ayan. Yung bulag, nakakita. Yung bingi, nakakarinig. Yung may autism, gumagaling. Isipin mo yan. So, possible yung may disorder. Gagaling din. No? Pupunta daw dito sa Maynila, yan. Sa September at tingnan niyo sa ano niya. Sa YouTube channel niya. Dun sa ewan ko ano ba yun dun. Basta search nyo na lang. Mga September. Oh, sa PICC ata yun. Ewan ko. Basta, yun yun. Gusto ko nga rin pumunta. So, kasi yan, servant ng ano yan, ng Diyos yun. So, why not? Diba? At nakagawa siya ng mga miracles. Madaming kumukontra dyan, madaming galit dyan, ginagawa siya ng kwento, paninira, at yan yung mga evil na mga tao. Or may sapi ng demonyo na mga tao, yung maninira sa kanya. Mga tao, kinainisan siya kahit wala naman siyang ginagawa masama. Gagawa ng kwento, ganito ganyan, sisilipan ng kahit konti, tapos agagawa na ng kwento, palalimin. Sipin nyo yan. Naghahanap lang yung mga tao na yun na mapahamak yung kaluluwa nila. Kasi sugo yun eh. At yung tinitirada nila eh. Ganun talaga pag masugo, kasi chosen ones, tinitirada ng mga ano yan. Gustong atakihin talaga ng mga demonyo at mga evil ng mga tao yan. So ganun. Nakikita na nga yung proof eh. Nakikita na nga yung miracle na nagagawa niya. Gagawin pa ng kwento. Ang dami gumagawa. Paninira. Susipin niya yan. Doon pa lang. Siya nanira ba? Hindi. Siya naninira. Yung totoo lang ang sinasabi niya. Yung masamang ugali ng mga tao, evil yung isang tao, hindi ibig sabihin niyan na palaging hindi palaging mayroong demonyo na sumusulsul sa kanya. Madalas, ugali niya na talaga yan. Na-develop niya na yan sa sarili. So, yan. Choice ng tao yan. Kahit sabihin mo may nagsusulsul sa kanyang demonyo. Diba? So, yan.
Choice ng tao yan eh. Pure, sincere, you have a sincere heart, your heart, kind heart. And nurturing, no? Parang yun ang kukuha ko dyan eh. Nurturing, loving, caring. Yan. Ano pang energy nitong dragon spirit na to? Ano yung in-embody yung energy pa? Yung dragon spirit na union. So, ina-union siya sa'yo. Healing. Nakapagpagaling din yan. No? So, maaaring hini-heal ka din yan tuwing sad times. Sa down. Kung down na down ka, minsan. Or, ano to, united siya sa'yo ngayon, na-unite siya sa'yo ngayon. Yung dragon spirit na yan, yun ang ibig sabihin ng union dyan. Oh, yeah, united siya sa'yo. Na-unite siya sa'yo. Ina-union kayong dalawa, parang isa na kayong dalawa ngayon. Yung ganun. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Scorpio. So, yan. Aries, Leo, Sagittarius. So, more information dyan sa dragon spirit na yan. Ano yung energy ng dragon spirit na yan? This is someone strong. Meron siyang hawak na key. Ano to? Nakatali kayo sa isa't isa. Nakabind nga kayo sa isa't isa. Ganyan. Merong bind, yeah. Na-reunite kayong dalawa. Nakabind kayo sa isa't isa. Lalo na yung isip ninyo. Nag-isipan. Parang isip kayo ng isip sa isa't isa. And this is someone very strong. Nakatali kayo sa isa't isa. And yun ang binibigay niya sa iyo, abundance of fruits. Fruits nandito, di ba? Abundance. No. Material. More material to. Or fruits, pagkain, no? Ano pa to? May pagka-caring ka talaga kahit sa mga maliliit. Sa mga ibon, maliliit na ibon, sa mga animals. Masaya ka ba kapag maraming prutas? There's fruits here. And here, yun ang binibigay niya sa'yo. Saya ka. Hindi yun ang binibigay niya sa'yo, abundance and prosperity. Pero, masaya ka pa pag maraming prutas, masaya ka? Hindi naman. Masaya ka pag abundant yung buhay mo? Hindi naman. Pag masagana yung buhay mo sa pagkain, masaya ka? Any food. Yes, masaya ka. Masagana sa pagkain. Hindi lang prutas. No? Siguro kasama na yung prutas. Pag masagana sa pagkain. Yun. Kahit sino naman guys, di ba? Kasi may mga prutas dito. So, pagkain, it symbolizes food. No? Food. Yun naman ang mahalaga sa lahat eh. Pagkain. Yung may makain ka. Yung may provide kang pagkain sa family mo. No? Yung may provide mo yung basic needs niyo ng family mo. Yun ang importante sa lahat. No? At masagana na sa pagkain. Okay na yun eh. Di ba?
Ano yung feelings ng dragon spirit yan sa'yo? Anong feelings sa'yo? Dragon spirit. It's a dragon spirit, guys, ha? Hindi niya mapigilan yung emosyon niya. Emosyonal siya pagdating sa'yo, ganon. Hindi niya makontrol yung feelings sa'yo, emosyon niya. Yung pagmamahal niya sa'yo, yung love for you, right? Yes. Yung love niya for you. Gusto niya ang mahili ka palagi. Balance ka. Yung thoughts, yung emotion mo. Yung okay ka. Yung relaxed ka. Kalmado ka. Yung hindi ka na-stress. Hindi ka namang problema. Yun ang importante sa lahat. So, yan. So, ano yung mga papasok sa buhay mo? Seven of Swords. This is a person. Yung Seven of Swords na ito na papasok sa buhay mo. Hindi. What's with the Seven of Swords here? Someone na nakarecover. It's not your person, right? Hindi mo yan lover in the past. Or maybe it's your lover in the past. Pero hindi mo na siya person ngayon. Lover mo ba to in the past? Just clarify it. Pwede. One more card. Naging karelasyon mo ba to in the past yung Seven of Swords na to? Oh, yes. It's your lover in the past. Pero hindi mo na siya person. Lumayo na kasi siya sa'yo eh. Trickster. Selfish. Yan ang papasok sa buhay mo. Pero, ayun o, nalungkot siya dati, di ba? Epekto ng ginawa niyang deceit sa'yo. Or maybe, kung nag-cheat mo yan sa'yo, the Seven of Swords, basta yung inuna yung sarili niya eh. Yung kung ano yung gusto niya. Nag-sneak away siya. Or maybe may kinuha siya sa'yo na pag nung nakuha niya na, lalo yung pagmamahal mo, tiwala mo, or anything, lumayo siya. Na parang si atot-atot na. Alam niyo atot-atot? Yung parang masyadong proud sa sarili niya. Naging proud ba yun sa sarili niya nung na-inlove sa kanya? Nung alam niya, hindi naman. Nagyabang ba yan nung na-inlove ka na sa kanya? Ayun, nagyabang siya. Nung na-inlove ko na sa kanya. Alam mo yung pinagyayabang niya sa mga kaibigan niya, sa mga close sa ibang tao. Yes! Na na-inlove ko sa kanya. Na mahal mo siya. Na minahal mo siya. So, yun ang papasok to sa buhay mo. At parang tinaken for granted na yun, ha? Nung alam niya na na-inlove ka na sa kanya, na nabihag niya na yung puso mo. Ayan. Nag-sneak away na. Parang, alam niyo yung mga foolish yung tao. Yung tuwang-tuwa sa ginagawa nila ka foolish yan. Na manglaro, manakit ng kalooban ng iba. Na minahal mo na nga ganun pang gagawin. Kasi wala silang self-love eh. Yung mga gandong tao, yun ang walang self-love. Hindi ikaw. Yan ang tao walang self-love kasi ang gusto niyan, yung pahabul-habulin din siya. Doon siya mahuhulog yung loob niya pag pahabul-habulin, yung hindi siya mahalin, yung it taken for granted, yung hututan siya, utakan siya, yung manipulahin siya, kuhaan siya ng kuhaan ng pera, or kung ano man. Kasi wala siyang self-love. Yun ang totoong walang self-love. Yung totoong nagmamahal sa kanya, pinapabayaan niya. Kasi hindi niya mahal yung sarili niya. Hindi niya mahal yung sarili niya. Kasi kung mahal yung sarili niya, ma-appreciate niya. Pahalagahan niya yung mga tao nagmamahal sa kanya. Anything, anyone na pinapahalagahan siya, na binibigyan siya ng importansya. Right? That's why. Ang gusto ng mga to,
ano lang to eh, parang ka-foolishan niya. Inuuna niya. Ang tingin niya may pagmalaki niya. Wala kasi siya, hindi niya kasi alam yung mahalin yung sarili niya. Hindi siya marunong magmahal pati. Kahit sarili niya, hindi niya mahal. O baka naghabol siya, manipulative na yun, total na siya. Pinipirahan na siya kasi wala siyang self-love. Wala siyang self-worth. Yung tao may self-love at self-worth. Mamahalin din nila, pahalaga nila yung taong nagmamahal sa kanila, yung taong nagki-care sa kanila. Yung taong nagbibigay ng atensyon at pagmamahal na walang kapalit. Yung ganun. Kasi may self-love eh. Alam nilang mahal sila, kaya mamahalin din nila. So ganun. You're a loss para sa person na yan. So, ngayon, na-realize niya. Ano yung mga na-realize niya? Nang, when it comes sa connection niyo. Sa mga nagawa niya. Ano mga na-realize niya? Nang person na yan, napapasok sa buhay mo. Ito ang na-realize niya. Eight of Pentacles. Na you're not willing to make an effort or to put a hard work para may pagpatuloy pa. Parang ayaw mo na. Ayaw mo nang mag-focus sa kanya. Ayaw mo nang pagtuunan siya ng pansin. Ayaw mo nang gawin yung ginawa mo dati, just to make him or her stay sa buhay mo. Ano pa yung na-realize ng person na to? Itong Seven of Swords, ng person na to. Ano yung mga na-realize niya? Interesado pa rin siya sa'yo? Na curious siya pagdating sa'yo? Gusto niya malaman yung mga about sa'yo? So, nandun yung interest. Still interested siya sa'yo. At ano pa? Ano yung mga na-realize niya? Madami ito. Ito na lang. The Magician in Reverse. Na hindi mo na gagawin ang lahat para makuha siya. To have him or her in your life. Yan nga yun. Hindi ka na nag-effort. Kung lumayo siya, wala ka ng pake. Hindi mo na siya minamanifest. Hindi mo na siya pinapangarap. Hindi mo na siya hinangan. You're not doing anything. You're not doing. Hindi mo na ginagawa lahat. Or wala ka nang ginagawa eh. Para to have him or her in your life. Maybe this is someone narcissistic. Kasi pinagmamalaki niya eh. Na-in-love ko sa kanya. So, kung may nakarelasyon na iba yan, ganun din. Kung na-in-love sa kanya, pinagmamalaki niya din yun. So, parang nakukuha ako dito, narcissistic ng tao. Narcissistic ba yan yung Seven of Swords? Tama. Yun ang cause ng destruction. Ng, yung mga dahilan kung bakit may mga nag-end. There's destruction. Ending. Pagkasira, maybe a relationship ng taong yan. Nakasira ng relationship yan. Yung pagiging narcissistic. Walang mag-stay dyan. Napaka ma-ego pati niya at ma-pride. So, nasa kanya, kung baguhin niyo yung sarili niya, siya di naman ang develop niya sa sarili niya. Yes, oh, may influence lang sa environment niya, sa mga pagkabata niya. Pero, siya din, inalaw niya yung sarili niya na ma-develop yung narcissism na yan. Kung bakit siya narcissistic ngayon. Yun ang tinuro niya sa sarili niya eh. Or maybe tinuro ng magulang niya. Mga tao sa paligid niya. Pero siya din, kung hindi niya in-accept yan, kung hindi niya inalaw yung sarili niya na maging narcissistic siya, hindi siya ganyan. Right? So ganun. Yan ang nakaka-destroy na maraming bagay sa buhay niya. Relationship. Kahit saang relationship.
May ego yan. Pride ang mga narcissistic na mga tao. Gusto nila sila sa taas. Mababa yung tingin nila sa iba. Actually, pare-pareho lang yung tao. Walang respeto tumoto sa ibang tao. Hindi dahil sa defensive sila, but ganun talaga sila mag-ano talaga. That's how they think of others. Below themselves. Below. Sila na sa taas. Taas ang tingin nila sa sarili nila. Mababa yung iba. So, ano tingin yan sa'yo? Dati, mababa ka. Kasi narcissistic yan, ha? Mababa ka daw ba? O, tama. Mababa ka daw. Madami daw. Siguro mababa yung status. Madami daw na mababa eh. Kinukumpare yung sarili niya sa'yo. Pero ang hindi niya alam, alam niya ba narcissistic siya? Oo, alam niya. Alam niya narcissistic siya. Ganun lang talaga siya mag-isip. Kahit na hindi pa yan na mayaman or nakangat sa buhay, ganun lang talaga siya mag-isip. Mataas lang talaga yung tingin niya sa sarili niya. Parang nag-iilusyon. Yan yung mga tao nag-iilusyon. Yan yung mga tao nga parang hallucinate. Sila yung nasa taas. Parang ganun yung may disorder eh. Actually, it's parang mental illness. Yan eh. No? Parang connected yun eh. Yes, it's disorder, but isipin mo, ganun yung mga iniisip niya. Hindi normal. Kaya it's a disorder. Oh, see? It's not normal. It's not healthy. That's why naging toxic yan sa environment. Maraming bagay daw ang mababa ka. Yun ang tingin sa'yo. Pwede sa pera, sa work, sa personality mo. Pinamaliit ka niyan. Malamang. Baka may times na parang pinapamukha niya sa'yo kung gano'ng kaliit. Kung gano'ng kababa. Marami daw eh. Ang mababa. Tumahol na itong tako. Nadami ang narcissistic na natatamaan dito. Pero ang tingin nila sa sarili nila, ang taas-taas. Madami po. Kung kaya, pag tinatamaan sila, na-repeal eh. No? Hindi sila willing na magbago. They embrace it. Yung disorders nila, in-embrace nila yan. That's how they think. That's how they live. Merong dapat mag-heal siguro sa mga ganyan. Sa mga narcissistic na yan. Maybe there's a trauma na pinagdaanan nila. Baka may trauma. Kadalasan may disorder ganyan. May trauma silang pinagdaanan. Pinagdaanan sa buhay. Simula ng pagkabata. That's why naging ganyan sila. That's why yan ay tinuro nila sa sarili nila. Dinevelop nila yung sarili nila. Pero people can change, actually, if they want to. Right? Walang imposible, eh, if you want to. Kasi may in-embrace nila yun. So, ganun. Anyone can be like that. If i-allow nila yung sarili nila. Na maging ganyan. And it's not healthy for their relationships, for themselves. Malala, nagkakaroon sila ng disorder.
Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, same. Okay, same. Oh, Gemini, same. Wala tayong Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Scorpio. Bakit siya darating sa buhay mo? Yung taong narcissistic na yan. Selfish. King source. Kasi, cold ka na pagdating sa kanya. Unemotional ka na pagdating sa kanya. Or maybe kinat-off mo na sa buhay mo. Para hindi ka na nagiging emotional sa kanya. Tinatandaan mo pati yung mga pinagsasabihin sa'yo. Lalo kung minaliit-liit ka niyan. Binaramdam niya sa'yo kung gaano ka kababa. Lalo na may self-worth ka na. May self-love. Ayaw mo na ng mga toxic na tao sa buhay mo. Ayaw mo na ng abusive. Ayaw mo na yung parang inuubos ka. Yung gano'n. Ayaw mo na yung dinedrain yung energy mo. Nakaka-drain ng energy yan. Parang may energy vampires yan. Magtataka ka. Kung may karelasyon ka na toxic, narcissistic, paramdaman mo parang namlay ka, no? Nakaka-drain ng energy mo yan. Para bang evil yung aura. Evil talaga yung aura ng mga tao nakaka-drain ng energy. Lalo pag empath ka. Oh! They will suck your energy. They're energy vampires. Ganun yan. Yan yung nakapang psychic attack. Yung mga narcissistic. Oh, shadow believes sa sarili. Kasi alam niyo kung bakit. Evil kasi yung aura niya. Kung kaya nakakapang ano sila, nakakapang psychic attack. Yun na yung nakakapang drain sila ng energy. Nagiging energy vampires. So ngayon, mababa pa rin ba ang tingin niya sa'yo ng person na yan? Let's see, ha? Ano ba ito? Ano na una dito? Pwede. One more. Kasi dalawa yun eh. Pero parang nauna ito. Hanggang ngayon pa rin ba, mababa pa rin yung tingin ng person na yan sa'yo? Yung person na toxic. Actually, sinungalingin mo yun eh. Pati yung sarili na pinufool nga nila eh. Pinufool nila. Kumbaga, niloloko nila. They think of themselves as a high. You know, no? Baka high yung utak. Na high sa hangin. O sa drugs. Pwedeng ganun. Kung nakita niyo yung mga addict, di ba? Ang taas ng tingin sa sarili. Very confident, lalo pag nag-drugs. Diba? Lakas ng loob. Kasi, nahay na nga yung utak sa drugs eh. So, ganun. Ewan ko, pag tinigil nila, kung wala na epekto ng droga. Oh. So, kailangan i-rehab. O magbago. Pero hindi ko sinasabi na addict ito, itong person mo. Dahil hindi ko pa naman tinanong kung addict talaga yan. Kung nagda-drugs mo talaga yan. So, anong tingin niya sa'yo ngayon? Mababa pa rin ba ang tingin niya sa'yo ngayon? Yung person mo na yan? Oh, yeah. Mababa pa rin daw ang tingin niya sa'yo. Yes. Yun ang nasisense niya. Yun ang nararamdaman niya. With the high priestess here, mababa ka pa rin. Kasi narcissistic siya, hindi pa nawala yung pagiging narcissistic niya. Siya ang mataas para sa sarili niya. May mga disorder ngayon na basahan, guys. Yung mga person, may mga disorder sa mga nabasahan ngayon. No? So yan, yung mga person, actually, hindi mo na person yun eh. Sinabi kanina. O baka nga may bago ka ng person yun.
Kung wala man, hindi wala. Kasi sabi kanina, hindi mo na siya person. Hindi mo siya person. Yes, maaari, ex mo nga siya. Meron kayong nakaraan. Pero hindi mo na siya person. So, bakit siya babalik? Umaasa pa rin ba siya na tanggapin mo siya sa buhay mo? Umaasa siya. Umaasa siya eh. Pag nag-reach siya sa'yo, tatanggapin mo pa rin siya sa buhay mo. Malakas ang loob niyan. Narcissistic niyan. Tapos ang tingin niyan sa sarili niya eh. Lalo na kung siya ang iwan sa'yo noon. Anong tingin niya? Patay na patay ka pa rin sa kanya. Hindi na. Kasi cold ka na nga eh. Kasi unemotional ka na pagdating sa kanya. Kasi, ano pa ang reason kung bakit gusto niyang bumalik sa buhay mo? Hindi siya stable. Hindi siya okay. Hindi siya komportable na ano. Na, you know, nag-iisip yan sa'yo. Na hiwalay kayong dalawa. Na separation kayong dalawa. Na hindi ka na nati-take ng action sa kanya. Na hindi mo na siya iniisip. Lalo kung hindi na magkaroon ng new beginnings yun yung dalawa. Wala ka nang pakialam kung hindi na magkaroon ng new beginnings yung dalawa or reunion. Lalo na kung hindi mo na siya iniisip. Natatamaan yung ego niya. Dahil cold ka na sa kanya. Hindi ka na nag-expect. Hindi ka na nangangarap sa taong narcissistic. Natatamaan yung ego niya. Naka-move on ka na daw. Naka-recover ka na daw, no, from the heartbreak. Ibig sabihin, naka-recover ka na sa kanya. Kung nasaktan ka noon, lalo kung iniwan ka niya, naka-recover ka na. So, hindi siya komportable. Hindi siya feeling okay, stable, secured. Na wala ka ng pake sa kanya. Na you can live without him or her in your life. Kasi ano naman siya, toxic sa buhay mo. Let's see. Kung ano yung feelings sa sa'yo ngayon? Anong feelings ng person na yan? Sa'yo ngayon? Let's say, narcissistic. Yun talaga eh. Yun talaga yung sinasabi, page of swords, kanina pa to. Interesado pa rin siya sa'yo. Paano ipang-inspire ito sa'yo ngayon? Oh my gosh, yes. Napuno siya ng pagsisisi, oh. With the five of cups here. Regret. Nalulungkot siya. Parang desperado na makabalik sa buhay mo. Na you're a big loss. A huge loss. Nang dahil sa pagiging narcissistic niya. Nang dahil sa ugali niya na foolish. Na wala ka sa buhay niya. Yun ang mahalaga guys eh. Pag totoo, pag sincere ka magmahal. Pagsisiyan na pagsisiyan ang taong minahal mo. Kasi madalang lang ang totoong magmahal. Nagkakaroon na ba ng self-love itong person mo na to? Yung person na yan? Hindi pa. Merong ano yan eh, insecurities yung mga narcissistic na tao. Yeah. Malaki or marami insecurities yung mga yan. Doon nila binabawi sa pagyayabang. Yan ang totoo, guys. Kailangan mahil yung insecurities niya. He must or she must know how to deal with his or her insecurities. Tiyunti. Mahil yan. Para tumino. Para maging normal.
para mawala yung pagiging narcissistic niya. Eh, hindi healthy yan. Hindi normal yung narcissist, yung merong narcissism, narcissistic na ano, yung pagiging narcissistic. Hindi normal yan. That's a disorder, yung narcissistic. Yung narcissism, na disorder. Ayan. Kasi hindi pa siya nagbago eh. So, willing siya magbago. Ngayon, willing siya magbago. May, pwede, 50-50. Pwede. Willing ba siya nga magpakumbaba na? Just to have you? Siya? Hindi. May narcissism pa yan eh. Na-disorder eh. Narcissistic siya eh. So, kailangan niyang tanggalin yun. Kaya niya bang magpakumbaba sa'yo? Ang maging submissive sa'yo? Yun. O, pero sa ibang tao, hindi. Nandiyan pa rin yung narcissism na disorder sa kanya. So, pagka pumunta kayo kay ano, pag nagkabalikan man kayong dalawa, pumunta kayo kay ano, Catherine Craig, patanggal niyo yung pagiging narcissistic niya. Kung willing siya. Pero kung hindi, yan ang makakaruin ng relationships niya. Oh, nakita naman doon kanina, di ba? With the tower. Yan ang nakakaruin ng relationship. Maraming bagay, maraming aspeto sa buhay. So, ano message ng angels for you? Message ng angels for you. The truth will set you free if you will accept the truth. So, kung i-accept ng person mo yung katotohanan, na hindi siya namumuhay sa hallucination, sa illusion, at sa paniniwala niya na nagkaganyan siya, no? Paniniwala niya na mataas siya. Laging mataas siya. Superior siya. He or she was set free from that disorder. So yan. Admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. O ikaw lang daw ang nakakaalam kung ano yung totoong dinidesire mo. Aminin mo sa sarili mo kung ano yung totoong mong feelings sa sarili mo. No? Admit your true feelings to yourself. Meron ka palang hindi inaamin sa sarili mo kung ano talaga yung feelings mo. Maybe connected sa person na yan. Maaaring naging cold ka lang sa person na yan dahil sa mga mapapait, masakit, sinabi niya sa'yo, or dinanas mo sa kanya. So, that's why. So, naging parang naging defensive ka lang. Kaya ayaw mo paniwalaan na may feelings ka pa rin sa kanya. Possible. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay manotify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pagka-like naman po at pagki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.